Marahil sa malamang ay kilala nyo na si Leonardo Manisio o mas kilala sa tawag na Nardong Putik. Siya lang naman ang public enemy number 1 ng Cavite noong araw. Pero kilala nyo ba ang taong tumuldok sa kasaysayan o sa pamamayagpag ni Nardong Putik? Siya lang naman si Epimaco A. Velasco ng National Bureau of Investigation. Pero sino nga ba si Epimaco A. Velasco? At paano niya naselyuhan ang pamamayagpag ng di makatarungang gawain ni Nardong Putik? Yan ang aalamin natin ngayon. Pero kung bago ka pala sa channel natin, pindutin mo ng subscribe button, ilike ang videong ito, at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Epimaco A. Velasco ay sinilang noong December 12, 1935 sa Tansaka, Cavite. Nagtapos ng kolehiyo sa Lyceum of the Philippines sa kursong Bachelor of Law noong 1960. Relyos ang tao at may dedikasyon sa tungkulin bilang agent ng National Bureau of Investigation si Epimaco. Mula sa pagiging matuwid na agent ng NBI ay mabilis na tumaas ang posisyon ni Epimaco at naging isa sa hinahangang direktor ng National Bureau of Investigation. Nagsikap si Epimaco upang malutas ang malalaking kaso bilang direktor ng NBI at pinangunahan niyang lutasin ang katiwalian sa hanay ng NBI. Sana yata sa pinakamalaking achievement at kaso na nalutas ni Epimaco ay ang kaso ni Leonardo Manisio at kilala sa tawag na Nardong Putik. Si Nardong Putik ay isang takas na patuloy na nagtanim ng takot sa Cavite. Kabilang sa kinasangkutan ni Putik at kanyang mga tauhan ay ang pagtatanim ng ilegal na damo at pangingikil. Noong February 10, 1971, sinuri ng NBI Narcotic Division ang isang taniman na ipinagbabawal na damo sa Imus, Cavite, na protektado daw ng grupo ni Putik. Dalawang ahente ng NBI ang nadisgrasya sa kamay ng grupo ni Putik. Ito ay sila Rogelio Domingo at Antonio Dayaw. Ang pangyayaring iyon ang nagselyo sa magiging kapalaran ni Putik. Lubos na ikinasama ng loob ng direktor ng NBI na si Jolly Bugarin ang mga pangyayari. Kaya inatasan niya ang mga ahente ng NBI na hulihin si Putik anuman ang mangyari. Kaya naman si Epimaco Velasco bilang chief ng NBI Narcotic Division ang inatasan upang pamunuan ng operasyon laban kay Putik. Sadyang napakabigat ng kasong ito dahil sa sobrang ilap at protektado si Putik ng ilang mabibigat na tao. Halos mahigit isang buwan ang ginugol upang mabasa ang galaw ni Putik. Noong makolekta na ang mga sapat na datos at makumpirma ang magiging hakbang ni Putik ay noong October 10, 1971. Sa operasyon na pinagsamang police force ng NBI Imus na binuo ng 20 katao at mga sundalo mula sa 23rd PC Company na pinumunuan ni Captain Manuel Bruan. Mga alas 5 ng umaga, pagkapatay ng ilaw sa bahay na hinihinalang tinutuluyan ng may bahay ni Putik, mga ilang minuto ay sumakay sa sasakyan si Putik at binaybay nito ang pangunahing kalsada. Sa hindi tukoy na kadahilanan o baka marahil nakakaramdam si Putik na may sumusunod sa kanya, laking pagtataka nang nakaiwas ito sa patibong ng Philippine Constabulary at checkpoint sa Panamitan at Talon, Kawit, Cavite. Ganun pa man ay may nakahandang ibang plano ang NBI. Sakay ng Volkswagen ang mga agent ng NBI na sila Velasco, Nasol, Yutico, Bautista at iba pa ay pilit nilang binuntutan ang sasakyan ni Putik. Pagkarating nila sa Noveleta, Cavite, ay nag-overtake ang sasakyan ng mga NBI. Dito isinigaw ni Epimaco ang pangalan ni Putik at doon nangyari ang katapusan ni Putik. Ang mga pangyayaring iyon ang lalong nagpatanyag sa pangalan ni Epimaco Velasco.
Noong 1995, tumakbo si Epemaco Velasco sa pagkagobernador at si Ramon Bong Revilla Jr. ang naging running mate niya sa ilalim ng Lakas Laban Coalition. Natalo niya ang nakaupo noong mga panahong iyon na si Juanito Remulla Sr. ng Nacionalista Peoples Coalition. Noong halalan 2001, ay tumakbo siya bilang kongresista ng 2nd District ng Cavite. Ngunit siya ay nabigo laban sa dating reporter ng ABS-CBN na si Gilbert Remulla at anak ng dating gobernador. At noong 2004, ay muli siyang tumakbo sa pagkagobernador ngunit muling nabigo kay Gobernador Ayon Maliksi. Naging sunod-sunod man ang pagkatalo sa halalan ni Epemaco Velasco, di pa rin matatawaran ng mga naiambag niya bilang ahente ng NBI.